Hello everyone! Welcome po sa video natin ngayon. Ako po ulit si Forex Coach Jonathan Liu. And ang pag-usapan natin ngayon ay saan ba tayo makakuha ng mga magagandang news or information kung ano ba yung nangyayari sa market ngayon. No? So especially for those who are new to fundamental analysis or sentiment analysis, di ba? Hinahanap natin saan ba tayo makakuha ng mga magagandang data, no, regarding that. So lalo yung mga macroeconomic data natin, yung mga ganyan, where do we get all that? So may mga ipapakita ko sa inyong mga sites na pwede nyong silipin, no? Pero unang-una, tandaan po natin na dito sa PAFTI, yung ating mga recommended brokers po, meron na yan mga kanya-kanyang analysis section dun sa kanilang mga website. So you can already check that. Yung mga partners natin, meron yan. Pwede nyo utilize yan. Magagaling naman yung mga analyst niyan. So, ngayon naman po, no? Aside from that, personally, ano ba yung mga ginagamit ko po, no? So, unang-una, syempre, kailangan po nating malaman yung economic calendar. So, yung economic calendar, this is basically a list of all significant events na pwede nyong i-customize, no? So, kanwari ito sa ano natin, economic calendar natin na ngayon, mapapansin nyo that you can actually check out kung ano yung mga currencies na gusto nyong silipin. So, for example, ito, lagay natin US, UK, tapos isama na natin Canada, Europe, no, Australia, New Zealand, so Philippines, so ayan. Philippines, hindi ko lang alam kung may data na lalabas diyan na importante. Ayan, New Zealand and Switzerland, no. So Japan pala, hindi natin nasama para kumpleto 'yung ating mga major currencies. So diyan po, makikita nyo that you can already categorize kung ano yung mga data na gusto nyo makita, no? So, gusto nyo employment lang ba, credit balance, central bank, etc., etc. Or kung gusto nyo lahat, uncheck nyo lang. Okay na yan. And then, you can choose yung importance. So, gusto mo low, medium, impact, no? Or lahat yan, kayo po bahala. For now, let's focus on high impact para hindi mo na masakit sa ulo, no? If we click apply, ayan, it should shorten. Ayan, so from there, pwede nyo po i-customize din kung anong araw, no? So, for example, upon recording this video, it's June 6. And let's say I want to see what's going to happen for the whole week, no? So, Monday hanggang Friday. Sama natin Sabado kasi, syempre, madaling araw pa sa iba yan. Eh. So, apply natin. Make sure na tama din po yung oras at taas, no? So, right now, nasa Pilipinas naman tayo. So, GMT plus 8. Ayan, makikita nyo na ayan po yung ating listahan na makikita for the week. So, you have some RBA interest rates that will happen tomorrow. Ngayon, holiday, no, sa New Zealand at saka sa Switzerland. So, and then the rest, andyan naman po. No? So, you can check that out. By the way, kung hindi nyo masyadong naiintindihan kung ano yung data na yan, you can simply click, no, for example, ano itong GDP Q1. No? Click mo lang. Yan, sa Japan. Nakasulat naman po yung description dyan. No? Alright, so yan yung mga number one na dapat nating makita, no, kung ano yung ma-anticipate natin ng mga lalabas na details. So, aside from that, paano naman coach yung mga ano macroeconomic data, no? Sana ko makakuha na medyo kumpleto ng listahan ng mga GDP, inflation, employment, yung mga ganyan, interest rates, all in one site. So, marami naman nagpo-provide niya, no? Pero personally, I can recommend this one. This is Trading Economics. So, kumbaga, standard yan for a lot of traders. Kasi, kumpleto naman yung data niya eh. At saka, napakaganda nung pagka-present. So, it's quite easy to navigate. So, for example, right now, I'm looking at US, no? Data. I-type mo lang sa Google, no? US Trading Economics, no? Or US Economy Trading Economics. Lalabas naman agad yan. Pwede mo piliin. Philippines, kahit nga Philippines, lalabas yan. Okay. So, makikita nyo po, dito sa right side, you have all the data that you need, no? So, markets, GDP, labor prices. So, tingnan natin ngayon, no? Right now, we're at GDP, no? Annual growth rate. So, naka-present naman dito maayos yung data. Right now, it's around 3.5%, no? Yung kanilang GDP. Tapos, anything related, no, to GDP, nakalista lahat yan dito. So, kumbaga, okay yan. Ngayon, kumpara natin, no? Let's try to make a mock analysis, no? So, okay, GDP is going pretty well, no? It's around 3.5%. Tingnan naman natin yung ano nila, no? Yung mga presyo ng mga bilihin, no? Andyan yan. So, pwede mo tignan yung CPI, no? Consumer Price Index, no? Mataas ba? Ayan. So, sabihin natin, inflation rate. O, buksan natin yung inflation rate nila, no?
So, nakasulat naman po dito. May konting recap pa nga yan na pwede nyong basahin. And ito naman yung charts. So, right now, no, upon recording this video, it's around 8.3. Okay? So, coming from 8.5, it's 8.3 right now. Going down, pero significantly, ang taas pa rin yan, di ba? Inflation rate na 8%. Sakit sa ulo yan, no? Ang mahal ng mga bilihin yan. Okay? So, ayan. Anything related to inflation, andyan na lahat, no? So, actually, kung gusto nyo nga makita yung mga, ano ba yung other economic data that's related to inflation, nakalista dyan. So, pwede nyo silipin, no? Export prices, import prices, no? Nakasegregate food, energy, services, inflation, no? Ito, CPI, napaka-importante yan. Consumer Price Index, no? So, yan kasi yung nauuna eh, bago yung mismong inflation. And, kunwari, labor. Sige, silipin natin. Kamusta naman ang employment rate nila? So, andyan. Let's take a look at unemployment rate. Okay. So, makikita nyo naman, right now, it's around 3.6%. So, napakababa nung unemployment rate. Ito yung mga presyento ng walang trabaho, no? Naghahanap ng trabaho. So, yan ang ano. Yan ang kanila unemployment rate. So, napakababa. So, yun yung current, kumbaga, standing, no? Nung kanilang economy. So, nakikita natin, napakataas ang interest rate. Ay, sorry, napakataas ang inflation. Yung kanilang growth, no, okay naman, 3.5%, pero kung kukumpara mo sa inflation na 8%, luging-lugi sila. Sakit sa ulo yun. Tapos yung unemployment rate, okay naman, kumbaga may trabaho naman yung mga tao. So, you know, probably ang gagawin ng central bank nila, pwede nilang palamigin yung economy para bumaba yung inflation. Baka kayanin naman ng employment nila at saka ng kanilang growth. Okay? Sana hindi lang masyadong tamaan yung kanilang growth. Okay? So, ang dami pa data na pwede kayo hukayin niya. Kompleto naman yan. It's laging updated, no? At pwede niyong piliin kung anong bansa. Andyan lahat yan. Okay? Now, aside from those two, maganda din po na malaman natin kung ano yung sentiment ng market, no? Ano ba yung mga importante ngayon? Ano ba yung tinitingnan ngayon? Kasi kahit gano'ng karaming data yung nakasulat dito at na-update, kailangan mag-focus tayo kung ano yung importante sa market ngayon, no? So, right now, the most important factor, I would say, in the market would be inflation. Kasi kita mo, yun yung problema nila. Diba? Kita-kita naman natin. Okay employment, okay GDP. Oops, inflation, may problema. So, anything inflation-related would probably be relatively heavier, no, doon sa kanilang mga news releases. No? So, maganda din po na number three, no? This is number three. Maganda din po na tingnan natin yung mga major news outlets. So, marami yan eh. Bloomberg, CNBC, Reuters, yung mga ganyan, you can check yung kanilang ano, yung kanilang mga news, no, para makita natin kung ano ba yung importante at saan nagpo-focus yung market ngayon. Kasi sa totoo lang, paulit-ulit lumalabas yan. Kunwari, ito, punta tayo sa Bloomberg, no. So, ayan, this is Bloomberg. This is their site. I know that they have like a free version and a paid version. Kayo bahala, no, which one you want to take. So, lalabas at lalabas naman dito kung ano yung mga importante. Kaya napapansin nyo dito, headlines pa lang, oh, itakita na agad, why peak inflation is near according to experts who bet on short-lived price rises. So, kita mo, inflation talaga yung medyo mabigat at anything related to it would be the focus, no, of the market. Now, if you want to go into a little bit more specifics, no, kagaya ng ginagawa ko po, punta kayo dito sa markets. Actually, ang dami niyan eh, no? For Bloomberg, no, punta kayo dito sa markets, makikita nyo, meron dyang economics, meron dyang FX, pwede nyo silipin yun. So, for example, ito yung kanilang economics page. Siyempre, kung ano yung mga balita, no, regarding sa economy ng isang bansa, no, probably makaka-affect yan sa value ng kanilang pera. So, again, this is inflation ng US, no. Tingnan natin kung anong importante sa kanila. There will be a lot of data here that we will probably not use kasi hindi naman natin tinitrace. For example, yan, Thailand, hindi naman masyado, no, Cuba, Venezuela, Nicaragua, no, hindi naman. Beijing, ito, medyo importante. No? Yan, so, ito, Europe, yan, pwede mo basahin yan, Japan, yun naman yung mga tinitrade natin. Tapos, FX Center, meron din yan. Okay, so, silipin nyo, ito, mas specific naman talaga sa Forex talaga. Though, hindi natin lahat magagamit, no? Again, ano naman to eh? These are, kumbaga, currencies around the world, eh, hindi naman karamihan ng mga exotics tinitrade din natin. So, focus lang tayo sa mga tinitrade natin. For example, ito, Turkey, di mo naman tinitrade, no? Ito, Aussie dollar, pwede, no? So, you can read some of the things here and hopefully that they might give you a better insight of what's happening in the market para mas may bias ka, ano yung binibili natin or binibenta natin. Okay? So, yun po, no? Those are the three things that I would suggest you guys check out.
Economic calendar, it's a must, no? Number two, kung gusto mo i-check yung fundamental data, gusto mo consolidated na, trading economics would be very helpful. Ang dami pang mga charts dyan and everything. Pwede mong magamit po yun. And then, yung sa news naman, go for the major news outlets, okay naman yan, no? May mga specific yan na economic section, market section, FX section. So, pwedeng, kumbaga, doon nakafocus yung mga binabasa natin para updated tayo. Alright, so, sana po nakatulong yung video natin ngayon. Again, don't forget to like our video today kung may natutunan po kayo at mag-subscribe po sa video, ay sorry, sa channel para tuloy-tuloy po natin 'to nagagawa. Anyway, maraming salamat and don't forget if you want to join yung ating Discord group sa Pafty, it's very easy to do so. Punta lang kayo dito sa website natin sa Pafty, no? Ayan, pafty.ph tapos join Discord, libre lang naman po 'yan. Open lang kayo ng account with one of our preferred brokers and then register. And then, makakasali na po kayo sa Discord group kung saan pwede po tayo magkaroon ng mga discussion on trading, may mga trade ideas and everything. Alright, so anyway, thank you everyone and I will see you guys on our next video. Bye-bye!